sa Luzon, Kapatagan. Dito pa lang sa Luzon, Kapatagan. Kasi yung 92, yun yung record na hinawakan ko eh, yung buong karera. Walang ibang nakahawak na Yellow Jersey kundi ako lang. Buong karera. 92. Kaya alam, pagdating ng bagyo, alam mo, ilan lang natin na lang doon? Mga 7 na lang ata o 5. Minutes din. Sa 30 plus ha. Sa dalawang araw lang, tinabaho lang ni Carlo. Individual time trial, saka bagyo-bagyo. Ganun kalupit si Carlo. Pero post noong 1993, dahil nag-first runner-up ka ni Carlos, dito na yung nanalo si Carlos. Oo, si Carlos. Yung 93, pinangarap ko talaga na siya maging back-to-back. Pinangarap ko talaga. Oo, talagang ano yun. Yan lang, kahit si Coach, sabi niya, kaya mo na eh. Oo, kaya mo na yung mag-back-to-back. Sabi ko, madali sabi, ito na yung tour ng Pilipinas. Ito na yun, yung nakasama ko si Carlos. Iniwan ko siya sa ano. Lap ng Mindanao, hinawakan ni Pitaw yung lugar na yun kasi lugar niya yun, Butuan. Pagdating ng Bisaya, inagaw ni Gerardo Igos, yung Kabisayaan, hanggang Cebu. Hindi, hindi pala ako tumawid ng Cebu, yung Tacloban, ano lang pala, Leyte, alin magano. Inagaw naman ni Igos. Pero bago tumawid yung last lap, yun na yun yung Tacloban, nag-breakaway kami ng 19, natira kami ni Carlo, ako naglapinir. Nagkataon naman, naagaw ko na yung overall key, Igus. Kaya pagtawid namin ng Matlog, yellow jersey na ako, bayan ko na ngayon. Oo. So, maganda rin naman yung lamang ko na nun sa overall. Ang problema ka nagpamaling pagkakagawa namin ni Coach. Pagdating namin ng pag-finish namin ng San Pablo. San Pablo kasi ang tulugan lang naman ng dati school lang. Walang hotel. Oo nga, yun nga. Dadala ka lang folding bed. Kung wala ka man folding bed, yung higa, yung upuan lang ng mga estudyante, pagdikitin mo, maglagay ka ng apat na kahoy ng poste para nilagay mo yung kulambo. Ganun lang 'yon. Siyempre, sa mga pagod na namin, naisipan ni Coach Bako na matulog kami doon sa may stage. So, nasa siminto? Oo, saka open. Walang harang na ano. Doon na. Naka-folding lang kami. Pag gising ko kayo na umagahan, sinisipon. Tapos, hindi ko kalain nagkagrabe. Pero, hindi ko pinahalata yun. Kasi, sumama na sumama. Pero, yellow jersey ako noon. All the way. Buo, hanggang sa ano. Ang kalabang ko naman nun, hindi ko in-expect na si Carlo. Ang kalabang ko nun, si Loreto Mandi. Nagigil sa akin si Loreto, si Mandi. Ang inaagaw niya lang kasi sa akin, 13 seconds. 13 seconds lang. Ibig sabihin, siya yung pamangalawa sa'yo. Oo, sa overall ha. Overall nga, oo. 13 seconds. Simula sa south hanggang panorte. Pero imo 13 seconds lang 'yun. Hindi niya makuha. Kasi kukunin lang siya sprint 'yun kasi kailangan lang mapakalas niya ako. Hindi niya makuha kasi inaasawa ko siya. Okay. Kaya saan nagigigil? Kaya nagigigil 13 seconds. Tapos pagdating ng Lawag Bigan. Sabi ni hindi, Bigan to Lawag, baliktad pala. Sabi ni Loreto, kumanda ka sa akin, aagawin, hubarang ka na namin. Kasi lakas yung team niya eh, Central Luzon. Ang team ko nun. Hindi pa yung sila antalan, hindi sila ano, hindi pa. Michael Gunungon lang, yung mga Bicol ano lang. Kasi iwalay na yung Southern sa Bicol nun. Bicol lang hawak ko. Yun na yung taon na nag-iwalay na rin kay Carlo. Mm-hmm. 1992. Oo, iwalay na. Hindi, yung 90 pa lang, nag-iwalay na kami ni Carlo. Si kapitan na siya. So ano nangyari sa labanan ni Mandi? Tapos, yung mga, ang katama ko noon si Biroy mo, ka-team ko, Balmes, Gunawun, yung mga Bicol. Bicol. Sabi nga ni
ni coach. Sabi niya, patay tayo nito. Baka mahubaran ka na. Sabi niya, eh sabi naman ng mga katim ko, hindi, hindi natin didigay yan. Natuwa naman ako. Oh, kasi yung mga katim ko, ang taas ng fighting spirit. Uh-huh. Eh ako naman, palaban ako. Sabi ko, sige, basta ang gawin niyo lang, hanggat kaya niyo mapatayan yung trango ko. Oo, oh, tama. Yan talaga trabaho. Yeah, diniskarte yan ni Bako, ni yung coach ko. Yung natinuro niya, di ba? Sasakyan-sasakyan. Diniskarte yan, pati escort. Eh ako naman, ang mentality ko, hanggat hinahabol ko yung escort na motor, kasi yung motor, wala namang alam din naman. Hmm. Hanggat ang bandera niya, hindi bumababa, ibig sabihin, ang takbo ko hindi bumabagal. Tama, tama. Hindi bumabagal yung bandera. Oo, tama, tama. Kasi pag babagal yun, bababa nga naman yun. Ito naman ang nakakatawa. Kasi ang oras ng individual mo, pag kumalas ka dun sa team, papasok dun sa, yung team, yung oras mo papasok dun sa oras mo. Sa oras, oo, oh, tama, tama. Pag, hindi yung oras lang ng team. Kaya pag kumalas ka sa team, patay ka na. Yari na, oo, oh, totoo yan. Eh si Placido naman, ang ginawa niya, yung buong team niya, pinakalas niya. Siya mismo tumawid mag-isa. Maniwala ka sa o hindi, kami nag-best time, ang Bicol. Kaya tuwan-tuwan yung mga ka-team ko eh. Mm. Nakainom pa si Loreto, nag 1 minute na mahigit, yung 13 seconds, kasi kami nag-best time. Pero hindi kami ang pinaka-best time. Alam mo ko sino pinaka-best time? Uh-huh. Si Placido Valdez. Siya mag-isa. Ganun kalakas yun. Wow. Yung team namin, tumawid, nabuo, na apat kami ata o lima. Mm. Pero mas best time pa yung oras si Placido mag-isa. Nung tumawid si Placido. Wow, oh, ano? Ganun kalupit si Placido. Lakas pala ito si Placido. Nga lang, nagsolo siya. Nagsolo? Hindi niya dala yung team. Oh hindi. Iwan lang yung team niya. Ah. Kaya ano? Anong stage yun, coach? Ano? Siguro, oo. Ano sa yun? Pabagyo na yun eh. Pabagyo na. So saan na? Siguro mga 14 stage. Paano nangyari na naagaw sa yung Gabriel Garcia? Ito na yung ano, yung lap na namin ng San Fernando La Union. Oh, San Fernando La Union to Baguio. So, hindi pa rin makuha ni kasi si Mandy. Inano eh. Ano sinasaywar ko na lang eh. Oh, kasi naging 1 minute and 13 seconds ni kami din ang bakan mo nang yung lap na namin ng Aparilawag. Hmm. Aparilawag. Ano 'yun ha? Pero hindi na ganun kagrabe yung kalsada noon. Dati rough road yun eh. Mm-hmm. Sa 100%, 70% noon rough road, 30% makinis. Oh. Nung panahon namin, nung rookie ako. Pero nung ito nang late, makinis yung lahat. Yeah, almost kulang-kulang 300 yun. Nasa ayun. 290 kilometer. Ito, 1993 na. Oo. Oh. So, yung lap na yun, oh. Yung lap na yun, yung Aparilawag, kasi may sakit nga ako noon eh. Yung mga ka-team ko noon, hindi naka-back up sa akin. Nadalit sabi na iwan na. Kinatrabaho ko ng top 10. Buong top 10. Kasi one-man army na ako eh. Oh, kasi ang team ko noon, yung Bicol noon, hindi ganun kalakasan. Kinatrabaho ko. Yun lang, meron ako mga kaibigan sa labas. Ano, katulad ni Juan Aquino, nila Enrique Domingo. But every time na may umatake, gina-jump nila. Sumusunod lang ako. Hindi ako yung pag-jump mo, sabayan kita kagad. Hindi. Tinitingnan ko muna. Gumagamit ako muna ng lakas ng iba. Bago ko gamitin yung lakas ko. Tama, tama. Yung time na yon, tumira si Mandy kasi yung buong top 10, hindi makawala eh. Yung buong top 10. Hindi siya makawala. Kasi na, siyempre eh, hanggat maaari ayoko rin. Kasi para wag ma-reshuffle ng gusto. At sila din, pinag-aaway-away ko. siyempre, bago ko kainin, yung oras ko, ikaw muna, siyempre, ikaw mag-abul doon. Ganun. Ganun yung mga style na ginagawa ko. Hindi, kahit naman sa Tour de France, ganun. Oo. Pag kita, bantayan. Correct. Ikaw, ano. Correct. Oo. Tapos, yung time na yun, atake ng atake si Mandy. Ang ginawa ko, siyempre, hilong-hilong na ako eh, dahil talagang fighting spirit na lang ang nagdadala sa akin. Eh, almost 90 kilometers pa papainis. Winding pa yon. Ang ginawa ko, umabot ako ng tubig ng mineral. Pag abot ko ng tubig ng mineral, uminom ko ng tubig, inatake ko ni Mandy. Pag atake ni Mandy, sinarado ko yung mineral. May tubig pa kalahati, hindi ko inubos. Sabay binat ako ngayon sa kalsada.
pagbato ko sa kalsada, tumalbog sa kanya. Nagkasagasaan ngayon. Hindi, mismo sa kanya tumama. Kaya ang intention niya sa ang ano niya, ang intention ko sa isip niya, binato ko siya. Ah, intentional. Pero oo, binato ko sa kalsada. Tumalbog ngayon, tumama sa kanya. Alam mo ba ano, simula doon sa pagbato na 'yon hanggang sa pahinis, walang ginawa 'yon kundi awayin na lang ako, inaamon ako suntukan. Kasi nataas ang bike. Ha? Hanggang kahit na sa taas ng bike. Tatay, hindi, baba kami ng bike. Inaamon niya ako suntukan, sabi niya. Sabi ko hindi naman kita, hindi, pero hindi ako mimik. Kasi siyempre, ang ano ko, para wag nang mga laro. Madalit sabi, napikun siya. Saiwaran na yan eh. Napikun siya, hindi na siya umalis. Andun na siya sa likod hanggang mag-finish. Hindi na siya umatake. Nasira na yung laro niya. Ngayon, pagdating dun sa finish line, nagpatawag ng press conference. Buong medyo issue yun. Oo, issue. Talagang ano, lahat ng kapitan, tinatawag. Tapos lahat ng media, andyan. Eh, alam ko naman ng ruling eh. Alam ko naman ng rules. Di sagutan, ganyan-ganyan. Dinipensa ko yung sarili ko. Wala naman akong ginawang masama. Wala akong intention na ginawa. Na intentional. Hindi ko naman siya sinuntok. Kasi sa ruling kasi, pag bumitaw ka sa manibela, suntukin mo yung ano, yung bawal yan. Mambato ka, bawal yan. Kasi bumibitaw ka sa manibela. Sabi ko, uminom lang ako ng tubig, eh ngayon bawal na kasi yan, itapon yung ano eh, waste material. Kailangan ibulsa mo yan. Ilagay mo sa timbekel. Meron na talaga yun? Hindi, wala pa. Wala pa noon? Oo. Binato ko lang naman yung waste material ko. Ang problema, tumalbog sa kanya. Eh, napikun lang siya. Anong bawal dun? Tama na yung mga media. Kaya lang, napikun nga si, ano, si Loreto. Tapos, yun ngayon. Ibalik natin yung San Fernando to Baguio. Ang finish lang, ang ahon nun, Marcos Highway. Hindi climber si Loreto. Ano to lang, hindi climber. Pero yung taon na yung pinagandaan niya. Nag-stay siya ng Baguio. Talagang inisayo niya. Kasi sprinter yan. Yan ang pinakamaraming lap sa buong karera. Almost 6 ata. 6 stage ata o 7. Sa isang tour. Oo, siya. Parang Peter Sagan. Oo, atang Peter Sagan. Na-break lang yan si ano ni yung Jisung Wang. Yung nag-international ng 97. Yung Korea. Halos buong lap. Si Jisung Wang lang. Siya ng lahat ng Korea. Yun ang nakabreak. Na-break niya rin yung record nung record ni ano eh, ni Gerardo Igos. Si Igos ba isa rin sa pinakamaraming lap sa isang tour? Sa isang tour. Oo. Na-break ata niya ano yan. Tapos, yun lang. Kaya nagulat ako, naging climber si Loreto. Yung pala, yun nga, pinagandaan niya talaga yung... Ikaw? Yung, hindi naman, kasi hindi naman natin alam kung sino hawak ng overall. Eh. Sa bagay. Pinagandaan niya talaga lahat ng akyat, lalo-lalo na yung bagyo. Madalit sabi, maahong kami ng Canon, pero ako talaga, aminado ko, mahina na ako dahil may sakit ako nung time na yun. Kasi hindi ko na ma-depend. Kung fighting spirit na lang talaga yung gumagana. Pero hindi nila ma-detect, hindi nila makita sa itsura ko, hindi nila makita doon sa galaw ng sipa ko, na may diferensya ako. Oo. Kasi hindi mo maano yan. Maano ako mag-ano. Ngayon, nung ininsayo kasi namin yung Marcos Highway, yung ano ngayon, yung tunnel, di ba may tunnel dun sa bago dumayot sa Rabbit? Hindi ko akalain na naging binakbak pala yun. Yung lap na yun. Bitak-bitak. Yung ginakamer. Madalit sabi, wasak yung kalsada. Kaya pagdating ng tuktok, putang na, ibinelo ko, palusong, pababa. Sumabay si ano, si Loreto. Kumulong kaming dalawa ngayon kasi pumutok yung gulong ko sa harap. Pagputok ko ng gulong sa harap, gumulong ako ngayon. Si Loreto na out balance din naman. Yung akin, biyak yung kamay, yung kanya, sabog yung mukha. Si Loreto. Kaya nung pagtayo namin dalawa, ako nakatayo pa kasi yung kamay ko lang naman ang biyak eh. Isang kamay pa nakahawak. Kaya lang si Loreto, yung yan, kinuha ni yung presidente namin, ni si Cornelio Padilla, nasirang Cornelio Padilla, yung presidente, akay-akay, tinakbo na sa ospital, sabog yung mukha. Kasi pangalawang buhay niya na yun. Kasi yung isa, nung lusong ng rabbit, lumipad yan sa bangin, Loreto. Ito naman, pabaliktad. Kaya hindi na nakatapos si Loreto.
Pero nung pagkatapos ng stage na yon, eh sakto naman, nasa breakaway si Carlo. Kaya yung lamang kong malaking minuto kay Carlo. Kasi isa pa rin yun eh. Kaano ko si Loreto sa overall, si Carlo, inaantabayan ko rin sa oras. Malaki yung lamang ko pa sa kanya, almost 20 mahigit. Kaya lang, yung lap na yon, nakain niya na kagad yung almost 10 minutes. Oo, siyempre. Oo, nakain. Kasi siyempre, nag-ano na ako. Tapos, pero nung pagtawid ng finish line, ako pa rin ang overall. Kaya lang, ang dikit na, andun na sa top 5 si, ano, si Carlo. Oo. Tapos, pagdating pa ng, wala. Individual time trial. Pagdating ng individual time trial, hirap na. Nakuha na ni Carlo. Naagaw ni Carlo yung yellow jersey. Eh, pagkatapos nun, almost 2 laps na lang. Tapos ng karera. Finish na. Paano na kami? Pa Manila na. Biyak na kamay mo. Oo, biyak ang kamay ko. Tapos, pagdating ng Antipolo circuit, yun, breakaway naman kami uli. Ako, Placido, Gabe. Mayroon pang isa, apat kami. Ako naman ang kumuha ng lap. Yung lap na yun. Yun yung kaya naka-yellow jersey si Carlo, di ba? Tapos green jersey ako. Ako kumuha na ng Antipolo circuit. Na yung lap na yun. Kaya, tapos yung champion si Carlo. Yun yung 93. Kaya hindi natupad sa akin yung back-to-back. Oo. Pero pangarap mo sana yun. Oo. Yun na yun. Pero yun nga yung sinabi. Wala na. Hindi lang ukol. Yun yung sinasabi na pag hindi ukol, hindi bubukol. Oh, yan yung mga marami yung kinain sa mga salitang ano eh. Okay. Pero kasi yung mga ano, mga 94. Oo. Pero simula 1989 ba, nag-end yung karera mo sa tour? Anong taon? 89. Ay, yung karera na? Oo. Hindi ako masyadong nag-amateur eh. Oh, di, ibig ko sabihin, doon sa nagmalmuro ka na, di ba, 1993, Carlo na ano, 94 siya uli. Oo. No, 94, nene yung ano. Oo, yung 94 naman, ito, isang, every year, maganda yung istorya eh. Uh-huh. 94 naman, hindi ko naman nakalain na papasok uli ako sa top 3. Ah, nakapasok ka pa top 3? Makapasok pa uli, oo. Di ba runner-up ako, second runner-up? Hmm. Yun naman, yung pagka second runner-up ko naman, dahil ayoko nga mag-elimination. Ah, oo. Oo, panlima ko sa overall, individual time trial, Marcos Highway. Ah. Ang pangatlo sa overall noon, si Paring Borja. Si Paring Johnny. Oh, Johnny Borja. Pangatlo sa overall. Pag-start ng ano, individual time trial, sabi sa akin eh, hindi niya kinakausap si Celeste, ha. Si Celeste kasi pang-apat eh. Ah. Ako panlima. Ah. Sabi sa akin ni Paring Johnny, "Pare, wag mo na namang agawin yung pangatlo." Sabi ko, "Bakit panlima naman ako?" Kayang-kaya mo ng ano 'to eh. Kasi Marcos Highway nga, sabi niya. Sabi ko, pare, sa totoo lang, ayoko mag-elimination. Yeah. Sabi ni Paring Borja, kahit ako, ayoko rin mag-elimination. Kasi siyempre, pangarap ko rin pumasok ng top 3, sabi niya. Sabi ko, bahala na, tignan natin. Sakto naman, pagkatapos ng individual time trial na yun, pangatlo na ako sa overall. Kinain ko sa kanilang dalawa ni Celeste. Kaya, oo. Nagkatotoo yung ano niya. Oo. Pero ano yun, champion na tayo yung team niya nun eh, NCR. Sa yung 94 na yun, oh, sila ata ang champion. Yun. Tapos yun, si Carlo Ole, runner-up ako. Tapos yun na, pagdating ng Quezon City, Velodrome, hindi ko, Velodrome ba yun o Quezon City? Basta pagdating ng interview ng Quezon City noon, yun nga si Chino Trinidad. Inausap kami tatlo. Placido. Ayun, yung interview ko ni Chino Trinidad. Oo, Placido, Carlo, ako. Tatlo kami. Ini-interview kami ni Chino. Parang may nagkita ko doon, parang umiyak ah. Oo. Pero, trinamis ko doon sa kanila, sabi ko kay Chino, sabi ko, sobra na. Kung sa 1995, kay Carlo ulit, sabi niya. Three times na yan, nangihirap ng break eh, sabi ko. Hindi, ako magcha-champion ng 95. Nagbitaw ako ng salita. Tapos ginawa ko, pinag-isayuhan ko talaga. Ibinalik ko uli yung
cross training na training na ginawa ko nung 92. Mm-hmm. Yung gym, swimming, binalik ko ulit training. Na-apply mo for 1995. Para nung 1995. Yun, ang kagandahan naman nung 1995 din. Sa 21 stage ata 'yon. Pag yung almost 7 na break uli yung ano eh. Ay hindi, hindi ko na break yung yellow jersey. 16 ata o 15. 15 stages hanggang matapos yung yellow jersey, wala nang humawak ako uli. Ay, ikaw na uli. Uh-huh. 15 stages, so simula. Simula dun pagkatapos ng 5 lap eh. Wala nang ibang nakakahawak. Ako na uli. Kaya pala nakuha mo na yun. Oo, kaya yung record ng yellow jersey sa akin, yun, walang makakabalik. Yung paghawak. Paghawak lang sa'yo. Yung paghawak. Yes. Walang nakakakuha. Hanggang ngayon, di pa? Na-break all lang ngayon. Na-break, dati ang may hawak niya, si, yun yung presidente, yung Cornelio Padilla. Nasirang Cornelio Padilla nung panahon nila. Mga sinaunang, ano. Tapos na-break ko yun, na-break. Nung 92. Okay. Na-break ko siya. Bali ito, ano po, yung 95 mo, kung halimbawa, hindi mo binalik yung basic mong training noong 1992, tingin mo, makuha mo yun? Siguro hindi na kasi ang edad ko noon 29 na. 29 ay medyo ano na. Eh. Dito sa Pilipinas kasi sa ano ah sa pag-aaral. Sa pag-aaral ko lang. Sa Pilipinas kasi pagka nagka-edad ka ng 26 andun yung pinaka-peak. Pag nag-edad ka ng 30 pababa na. Hindi katulad sa ibang bansa, sa Europe, nagpi-peak sa edad na 30 pataas. Dati. Dati. Pero ngayon, bata pa lang nagpi-peak na. Ang lupit ngayon eh. Yung Tour de France, di ba? Oh, mga 21, 22. Lupit. Noon, pagka medyo nagka-edad, doon nagpipik. Dito sa Pilipinas, kasi sa atin kasi, wala man namang scientific approach ano eh, sa Pilipinas, diba? Sariling tayo lang. Ngayon lang nagkakaroon na mayroong mga naghahawak ng team, may nag-aalaga, may continental team. Diba? Saka ano, diba ngayon? May mga, ano na ngayon? Iba ang mga vitamins na tingin. Oo, iba na. Kamuti lagi, saging. Ano nangyari? Makainom ka lang ng Enerbon, sikat ka na eh. Anong araw? Anong sa inyo? Ano lang naman yung Enerbon? Gusto mo na ito pa? Ha? Dinipensa mo pa? Yung, ano mo? 96? So, dinipensa ko ng 96. Yung 95 kasi, pagkatapos ko ng champion ko ng 96, ito naman, bago mag-tour na October, kasi ang tour naman kasi naman lagi eh, sa April eh. Pagdating ng October, bumili ako ng ano, na barbell. Na sakto, kasi didepensa ko nga yung 95. Bumili ako ng barbell. Pag uwi ko dito, yung kotse ko, nakaparada doon sa ano, tapos yung jeep, pinaandar ko ngayon. Kasi yung jeep nandito sa loob eh. Tapos yung kotse nandito sa baba. Pinaandar ko. Eh yung kuya ko dumating, medyo nakainom. Tinanggal yung kalso. Buti ka mo yung kotse, hindi nakaharang, naka-atras ko. Tinanggal niya yung kalso, yung maandar, kasi pinainit ko dahil ilalabas ko, papasok ko yung kotse. Umatras ngayon. Pucha, yung jeep po. Biruin mo, di ba bababa yan? May flower pot doon, di ba, sa pinaradahan mo. Pinipigil ko yung jeep. Kasi umatras na, tinanggal ng kapatid ko yung ano, kalso. Umipit ngayon yung pako. Ito. Kaya ito, may opera yan. Basag yan. Ay, sa paa. Oo, dito. Ito kami yung lalaki. Kaya hindi na naibabaluktot. Na ano yun, 95. Noong October. Kaya nung training ng November to December, lahat ng mga kalabang ko dyan, hinahanap ako. Yun nga iniisip nila, nagtatago na naman ako ito para sa training. Hindi nila alam, andito ako sa bahay at nakasaklay. Sinimento yan ng ano. Ito lumit eh. Ilang araw na yun bagong tour? Oo, ano na lang. Almost 3 months na lang. Kasi ang ano, April eh. January, February, March. April. Na-aksidente ako. October. Pinahinga ako hanggang January. Nag-training lang ako 3 months. Pero tumakbo ka pa rin? Oo, tumakbo pa rin ako. Kasi didepensa ko yung ano eh. Pero, ang nangyari kasi, itong binti ko, naging ganto, lumit. Kasi hindi nagamit sa saklay. Wow. Lumiit, nawala yung muscle. Sabi ko, pag tungtong ng January, kalahatian ng January, kailangan ko nang lumabas. Dahil tinanggal na yung pin. Dahil na-dislocate, tinanggal na yung pin.
Tapos ang katraining ko naman, yun yung kapatid ko yung nagtanggal ng kalso. Yung sumuporta rin sa akin, yun yung mahilig sa bike talaga eh. Hindi naman ako eh. Hindi ka. Ang katraining ko naman, motor. Yung bumili siya ng motor ng 155, yung Honda. Makina ang ano. Anong training, ng katraining ko. Wala kaming ginawa kundi motor face. Pero sa umpisa muna, siya taga-trango ko kasi nagbabike din yun. So, kasi yung isang pa ako, maliit eh. Binabalik ko yung power. Nakatutok lang ako sa kanya dyan, sa zigzag ng Carmona, kung saan man. Tapos medyo gumanda-ganda na yung binti ko, yung motor na. Lagi akong minomotor face. O, tapos may pamangkin ako isa na nakaangkas. Walang babaan. Doon lang ako pinapakain. Umiikot kami ng sariyaya, kandilarya, balik. Tapos uling ahon ng talisay. Labas sa Tagaytay dito. Maghapon yun. Last year sa hapon ng uwi ko. Grabe, parang marathon training ginawa mo. Oo, inangat ko kagad. 3 months lang yun. Kaya nung pagdepensa ko nung 96, champion nun si ano, andun pumasok yung national eh. Ah, pumasok na yung mga national. Pumasok na national nun. Champion nun si Victor Espirito. Ah, Virilio. Victor Espirito. Champion si Victor Espirito nun. Tapos, yun lang. Siyempre, alam din ng mga... Siyempre, andun pa rin naman yung pangalan ko, yung galang ng ano. Yun, naasawa nila ako. Pero hindi nila alam. May injury ako. May injury ka. Pero ang ganda pa rin, pang-anim ako sa overall. Nung matapos yung karera, pang-anim. Kaya nung tapos na yung karir ko, gusto ko na mag-retire. Kasi... Ano ka mo nag-retire? Matagal pa. Kasi umabot pa, nag-retire ako, ano pa, 2004. Tagal pa. Matagal din pala, nasa 12-13. Tagal pa. Naglaro pa ako international eh. Ah, naglaro ka pa yun? Oo nga pala, nakita ko. Kasi, oo, oh, David, naglaro ako, di ba, 96, si Victor, ang ano. Tapos, sabi ko sa presidente, si Cornelio Padilla, si nasirang Cornelio Padilla, si Sir, sabi ko, Sir, ayoko na mag-tour. 96 to? Oo, 96. Sabi ko, ayoko na mag-tour. Bakit? Kaya pa naman yun, eh, wala na ako sa top 3. Wala na ako sa seeded. Ang ginawa ngayon, hindi. Ang seeded, ganito, hanggang umabot sa akin. Ah, ina-adjust nila para lang mag-tour ka pa. Para mag-tour pa ako. Oh, pero nung paglaro mo ng quads, nung lumaro ka ng national? Oh, naglaro ako ng international, pampito na ako sa overall. Okay. Pampito ako sa overall, international. Ayun, anong taon yun? 97. 97. Oh, Wang Campo yun. Wang Campo. Ang ano noon, ilan lang kaming Pinoy na nakapasok sa top 10. Si Victor, Placido, Gabe, ako. Apat. Tapos yung anim puro foreigner. Yung bigan, kaming bigans lang din. Nandoon sa top 10. Mga ano yun si? May tanong ko lang coach, si anong bansa ang nakalaban niyo na nasa ano? Korea, Korea, Japan, Thailand, lahat ng Asian eh. Lahat ng Asian. Lahat Asian. Malaysia, Singapore, ang dami. Sinong, anong bansa ang malupit kalaban? Korea talaga. Korea talaga. Lahat ng love kanila. Hanggang ngayon ba? Hindi na rin. Hindi na sila bumalik eh. Hindi na sila bumalik. Oo. Nagkaroon pa ng karera ng 98 eh. International eh. Lumaro ka pa, Nikkei? Okay. Lumaro pa ako. Pero si Wang Campo ngayon, ang nag-champion na noon, si ano na? Warren Davadilla. Ah, si Warren na? Oo, 98. Sa Malboro. International yun. Sa international. Ano yun eh? Centennial, tawag kata nila doon. Kasi 100 years yun. Ito 100 years. Centennial, no? Oo, 100 years. Binigyan nga kami ng award noon. Si Warren na nag-champion noon. Warren na Davadilla. Oo, nag-champion. Tapos, si Wang Campo malayo na sa overall nun. Kasi yung 97 kasi, andun pa rin ako sa top 10. Yung 97 kasi, kaya ganun kalakas si Wang Campo. Nag-ready yung para sa Olympic. Para sa Olympic? Ang lakas. Pinagtutulungan namin talaga. Ang team niya mahina naman, yung Hong Kong. Hong Kong kasi yun eh. Hong Kong. Putang ng lakas. Triple attack nga ginawa nung si Victor. Alas dun sa Lagawi. Doon sa ano? Hindi talaga kaya. Hindi kaya. Kasi ano yun eh, ang training nun, Europe. Europe talaga. Malupit.
Kahit naman nung pag-start, tinuro din sa akin ni ano ni Jerry Amar. Sabi niya sa akin, "Eh, yan yung ano. Yan yung malakas, yung Wang Kampu." Eh, 26 years old pa lang noon si Wang Kampu. Batang-bata pa. Samantalang ikaw ilang taon ka na? 30 ano na? 32 ata. 32. Oo, 30 plus na ako na. Na sabi ko tapos patapos na yung career ko. 98. Mm. Kaya nung pagkatapos ng 98, tapos dalawang taon na wala. Ang Marlboro. Ang Marlboro. 99. Pagbalik ng 2000, Air 21 na. Oh, kasi yun na yung nagkaroon na sinlo. Oo. Oh. Nagkaroon na sinlo, bawal na. Mabawal na yung Marlboro. Nilaban pa kami. Nilaban pa, sinama pa ako noon nila Torre Padilla. Nilaban namin. Sa, oh, sa pakikip. Ba sa ano? Sa ano na? Hindi, ano, kasi nung yung batas kasi, di ba, tinapatanggal yung ano, Marlboro. Pinapatanggal yung... Oo, sinama ako ni Torre Padilla para may ano, ilaban. Kaya lang, di rin kami nanalo. Kasi ang, yun nga, sinasabi no voice out ko, okay lang naman na alisin yung ano, pero sana bago nila alisin yung sponsorship, ilagyan muna ng kapalit. Tama. Eh, kasi maraming umaasa, maraming, di ba? Ano, sports naman yung ano. Hindi naman namin kagustuhan na ano yun. Oo, oh, tama. Ano, yun yung ano. Kaya lang wala nang nagawa ng paraan. Kaya na yun, mga another tapos na. Story. Of, another ano, story. Oh. Politika sa Taiti. Kaya yun, nasalunin ng Lina, ano, Lina Company. Yung Air 21. Kaya malaking bagay yung pagkasalo nila ulit. Mm-hmm. Tama. Tapos, nagkataon naman yun, naimbitahan ulit ako doon. Naglaro ako. Wow. Nakapaglaro ka? Nakapaglaro pa ako doon ng almost 3 years ata. Doon na nawala yung bike ko eh. Pero 2004. 2004 yun. Hinakaw yung bike ko. Ah, yun yung huli. Lumaro huling-huli na. Oo. 2001, 2, 3, 4. Apat na taon pa, naglaro pa ako. 2004. Pero ang performance ko noon, wala na sa top 10. So, top 20 na lang. Almost 14, 15 years. 15 years na? Hmm, 15 years. 15 years. Tapos yung huling-huling karera nga, yun, nawala yun na yung bike ko, ninakaw. Eh, yung bike ko, mahal pa doon sa first price eh. Oo nga, narinig ko nga rin. Yung ito ba yung sabagyo? Yung Giant. Oh, yung sabagyo. Saka yung time na yun, yung lap na yun, yun, umayaw si Carlo, umayaw si Placido, tapos ako na lang yung natitira sa amin tatlo. Ako tinuloy ko, tinapos. Kasi gusto ko na rin mayaw, dalhin na ako yung time bike ko. Sabi ano gamit mo bike nung nawala? Pag naglalaro naman ako, nagdadala ako ng bike, tatlo. Dalawa, marami akong bike. Marami akong gulong at saka bike. Okay. Tapos yung sponsor ko nga, yung consultant ni Ayala, Sir Medina. Sir Medina, yung sponsor, mo. Oo, sponsor ko. Sabi niya, ipakita mo yung sportsmanship. Ano. Huwag mo intindihin yung material na bagay na nawala sa'yo. Talagang pinangaralan niya. Pero ang gusto ko noon is, iayaw ko na. Kasi buong team ko, inikayat ko eh. Huwag na tayo mag-start. Soon-soon. Tapos, tinawagan ko yung ano sponsor ko. Sir, ayaw ko na pong mag-race. Hindi. Tapusin mo yan. Eh, kaya lang, nasa Baguio. Kaya, ang daming bike noon eh. Papadala niya sana ako uli. Sabi niya, may magagamit ka pa ba? Sabi ko po, yung Canon deal ko. Sige, tapusin mo na lang. Tinapos ko. Kaya lumulusong kami ng Marcos Highway, umiiyak ako. Yung isip ko, wala. Kasi, ano yun. Tapos, yung ano, yung may nakita kong bike kanina, yung kanina na napicturan ko, yung ba yung ano mo? Yung ba yung ginamit mo? Oo. Yung silver, oo. Simula, oo. Simula yung bike na yun, simula nung 1988, national team. 88. Oo, kasi yan, gawa yan ni Ray Patria. May tawagin namin si Django. Doon kami nagpapagawa ng bike. Gawa yan nung ano. Nung amateur pa lang ako, yun na talaga. Nagpinasadya ako yung bike na yan. Pati degree ako nagbigay. Ikaw magbibigay ng design. Okay. Tapos gagawin ni... Customize. Yan, ako sa sarili ko. Mabuti ka mo, hindi yun na hindi yun na napitek. Hindi. Pero mas mahal yun na wala. Carbon yun. Giant yun. Sabagay. Giant. Team issue yun ng ano ha. Onsi team. Onsi team. Talagang ano. Team ano. Tapos, yun yung bike ko, simula nung ginawa nung 88, every year na matatapos yung karera, yung bottom bracket pumuputok. Okay. Pinapahinang ko lang kay Django uli, kay Ray Patria, ginagawa lang. Tapos, di ba nakalagay doon yung sponsor yung Tryon, Team Tryon. Yun naman, yung Team Tryon naman, simula nung hinawakan niya ako pagkatapos ng rookie, nung 90, hinawa ko na ako ni Ma'am Rose Chua, yung pamilyang Rose Chua. Chua. Oo.
ano yun, bike shop yun. No, tapos kasi nagtatrabaho ko noon sa ano noon dati, kila yung mga tennis player nila Felix Barrientos noong 87-88 nagtatrabaho ko sa sports ano eh. Sports company. Sports company. Oo. Yun nga nagtura ko. Kaya lang bumalik ako doon sa mother unit ko sa sponsor si Tryon. Kaya yan nakalagay yan sa body ng print ko eh. Team Tryon. Simula hangang 95 yun. Tapos nung 96 na, yung 96, doon pinadala kami ng Europe, pinadala kami ni ng Philip Morris, yun, kasama ko nga uli sila Carlo, Placido Celeste, saka si Luzon, Bernard Luzon. Naglaro kami ng Europe. Pero ang gamit ko naman doon, yung binigay uli ni Ayala ng Colnago na titanium. Binigyan uli ako ng another bike. Pero paglaro ko uli ng 96, binigyan uli ako ng another bike uli ni Tryon na Bataglin. Hindi ko na ginamit yan. Kaya huling karera niya, 95 eh, yung silver na yun. Yung kinuna mo ng picture, hanggang 95. Okay. Yung uling champion ko yung wala na, sinabit ko na siya. No. Hindi ko na siya na ginamit. Mga ibang bike na yung... Ibang bike na. Oo, binibigay ng mga sponsor. Kaya yung career ko, nakakatuwa dahil every race ko, hindi ako ganong gumagastos kasi may mga sponsor na tumutulong. Yan ang malaking. Isa ka sa pinagpala. Oo, pinagpala na. So, 2004 bumaba ka na? Bumaga, ano ba yan? Oo, 2004 bumaba na ako, nag-coach na ako. Nag-coach pumasok ako ng 2005, pumasok ako sa coaching staff ng national team. National team. Ah, okay. So, sa national team coach, sino yung mga nawakan? Awa ko yung developmental ng coaching staff, coaching staff ako ng national team. Awa ko yung developmental. Ah, okay. Oo, yun yung time naman nila si Jan Paul Morales, Bonso, si Ibatas, si Julius Bonso, si Tuknoy, pangalan nun, si Iniro, si Leo Iniro. Oo, Iris Valenzuela, Jerwin, pangalan pa, si Jerwin. Basta lahat ng, ano yun? 17 yun. 17 yun na junior, ang natira lang, yun yung mga binanggit ko. Kasi pinag-aaral pa namin yun eh. Pumapasok sa school, kaya lang, ayaw talaga magsipag-aral. Yung libre na nga yung ano, yung uniforme, doon lagi nakasabit sa velodrome. Tapos, pero nakakatuwa naman, lahat sila, nagkaroon ng pangalan. Na nakamit nila yung ano nila. Kasi sila yung namamayagpag dito na sa ano. Oo, ngayon. Tapos, di ba, lahat sila, champion. Bonso, ang ganda rin ng ano. Tapos yung... After ka nag-national team coach? Oh, di ba, nag-coach ako ng developmental. Sakto. Nagpakarera yung Air 21. Air 21. Kinausap ako ng organizer na humawak ako ng isang team. Humawak ka na ngayon ng isang team? Oo, humawak ako yung first team na hinawakan ko. Sabi ko doon kay... Ribas, Paquito Ribas. Sabi ko, sir, walang problema sa akin. Ang gusto kong team, ibigay mo sa akin, mga bata. Ayoko ng mga sikat. Tama. Oo, sabi niya. Sabi ko sa kanila, kasi nasa national team ako eh. Oo, sanay ka mag-develop. Nga naman. Oo. Eh, sakto naman, yung mga bata doon sa developmental, umasa din. Umasa sa trial. Pisa din yung ina. Oo. Ngayon, hindi, ang ano kasi nagbubuo ng team, yung ano eh federation eh ano sila nagbubuo, sila ang nagsasalansan. Ngayon nilabas ito yung mga bata eh. Nung makita ko, sabi ko, ayos yung mga developmental ko to. Bukod tanging ang nahiwalay lang ang ano to, na medyo may edad, si Michael Reyes ng taga may Baya Biskaya. Yun yung nahalo sa okay. Tapos yun nga, kasama na sila Iris. Si sa ano yun? LPGMA si, time? Hindi, hindi pa yun. Diba? Wala pa LPGMA. Diba? Si Tukno yan doon. Ang... anong team ba yun? Cossack Vodka. Cossack Vodka. Oo. Binigay sa akin yung Tanduay. Cossack Vodka. Yung Tanduay kasi dati, ang may hawak si... si La Arnel Kirimit. May bagong brand yung ano, Tanduay. Cossack Vodka. Ibinigay ngayon doon sa akin. Yung Cossack Vodka, nilagay doon sa team. Sabi nung organizer, sige, bigyan ka namin ng Cossack Vodka.
Tanduay yan. Kasi maraming team yung Tanduay eh. Merong Colt 45, merong Tanduay, eh new brand yung ano, Cossack Vodka binigay sa akin. Ngayon, ginawan ko ngayon ng ano, request. Pumunta ako sa office ng Cossack Vodka, kinausap ko yung manager. Siya, ito, kailangan ko lang ganyan. Ibinigay. Kaya, yun ang ginawa ko pang motivation doon sa mga bata. Kaya lahat ng pangangailangan mo, i-add natin. I-request ko. Binigay. Pero kailangan ko ngayon ng performance. Galing. Kaya yung mga bata, hindi naman sa pag-ano, champion kami. Mga bata. Kaya yung tinalo namin lahat mga veterano. Team champion. Si tapos yan, nilaruan nyo. Ha? Air 21 na. Team champion, tapos runner-up pa si ano. Iris Valenzuela. Iris Valenzuela. Oh, yun yun. Oh, yun yung first time na pag-ano ni Iris. Ah, ikaw ka lang coach nun. Kasi ano yun eh. Wala, di pa ako marunong mag-fight. Oo, tapos, next year, comeback ulit, ididepensa namin yung team. Muntik mag-back-to-back. Si Iris team. Din sana. Hindi, sa ano yung team? Sa team. Sa team pala, sa team. Si Iris noon, hindi ko matandaan kung pangilan si Iris noon. Parang wala siya sa top 3. Pero yung team namin, muntik mag-back-to-back. Oo, ang pinaglalabanan lang 1 minute. One minute. Isang minuto lang. Pinagtulungan kami ng mga veterano para wag makuha yung back-to-back. Kaya hindi namin nakuha. Ano lang kami, second. Yung team. Kaya nung pagkatapos, no, nagpaalam ako doon sa Tanduay. Sabi ko, sir, i-exit muna uli ako sa pagko-coach. Gusto ko maging official. Official muna. Oo, gusto ko naman sa track, sa masubukan. Ay, good. Tapos? Tapos, kinontak ako ng ano, LPGMA. Yun na yung LPGMA. Oo. Kinontak muna ako ni, ano, ng Elixir. Kasi mayroong executive, mga ano yan eh, mga executive. Na executive na category. Oo, na, pinaturuan sa akin. Eh, ang dami nung 30. Ang daming ano, nakikita yun. Oo, mga executive. Tapos, ano sila, almost 20 may get. Tapos dumami, nanganganak dahil ako nagpapatraining, nakakatuwa. Okay. Doon kita nakita nung coach. Ayun yun na. Yun yung medyo marunong. Nag-retard na ako kasi nag-focus na ako sa ano eh, di ba nag-manager ako, inano ko ng LPGMA, pinahawakan sa akin yung isang company. Pero, balit ka pa sa LPGMA, dati lumaro kayo ng tour pa, di ba? Hmm. Pati ibang bansa. Nag-champion din kami. Nawangan ko yung mga team nila. Kaya lang, inano na niya, dinisban niya yung lahat. Nawala. Nagano pa kami. Humawak pa ako sa kanya ng 5 years. 5 taon. Doon sa LPGA. Pagkatapos ko ng national, di ba? Humawak ako ng sa kanya na 5 years. Kaya another 5 years yun, pumasok ulit. Almost 2010 na. Sakto. Naglalaro na yung LPGMA yun. Kasi ang champion si Iris 2013 eh. Oo nga. Ikaw na coach nun? Oo, coach ako nun. Oh, yun yung huling LPGMA. Yun yung huling. Kasi yung 2014 wala na. Wala. Dinisban namin. Kaya hindi na depensa ni Iris yung ano. Sakto. Oo nga. Parang may political issue. Oo, ayaw na ni Congressman. Congressman. Kasi ang gusto niya is pumokus na doon sa business. Kasi yung 5 years na binigay na namin nilaan sa awa ko yung team, tapos nagpapakarera pa kami, di ba, yung mga executive. Okay na yun para sa kanya. Kaya ang ginawa nun, pinokus niya ako sa business. Nag-manager ako doon sa LPG. Yung, tapos, kaya after nun, yun. Pagkatapos ko nun, siyempre, pinahanap-hanap nung katawang kuli yung nag-resign ako. Bumalik ulit ako sa sakto naman, nagba-bike-bike ako diyan. May nagturo kay Boss Iggy. Tinuro ako. Tapos pinatawag nila ako. Yung diyan na buo 'yan. Diretso na kami sa inaanalyze ko TV. Parang daong rena yung atin. Eh sa sabi ko naman sa akin, sabi ko, sige, try ko ulit kung nandoon pa yung ano ko, yung knowledge. Knowledge ng ano, iyan ko sa mga bata. Sandi, saka ang biing hinihingi ko naman kay si Boss Iggy. Sabi ko, okay sir, tanggapin ko yung ano mo sir. Pero gusto ko sana is mga bata. Kasi mas madaling dalhin. Dito ngayon, dyan sa Dirina. Kaya yan, lumabas na sila tud-tud. No. Sabi ko, tapos yun, prinamis ko kay Boss Iggy, sige, gagawin ko lahat ng magagawa ko. Natuwa naman ako, sakto na walang in-announce, na walang ronda. Kasi naka-ready na kami for ronda.
Kaya dinivert ko ngayon yung mga bata. Sabi ko, totoo, walang ronda. Ibubuhos ngayon natin yung ensayo natin dito sa Matabungkay. Oh, doon sa Matabungkay. Mm. Kaya yun, napunta ngayon sa Matabungkay yung ano ng mga bata. Oh, may video ko doon. Oo, oh, kaya di, ang ganda ng performance. Lahat, ang ganda ng performance. Kita ko. Kaya yun, pati si ano, yung isang vlogger, yung kapatid ni Snow. Oh, si ano, si Dwayne Wade. Dwayne Wade, oh, ayun, yun, congrats niya nga ako. Sabi niya, oh, wish yung mga bata, sabi niya. Sabi ko, mga sumusunod lang naman lang kasi, sabi. Oh, yun, maganda coach. Maganda yung pinakita. Oh. Tapos yun nga, nakakalaban sila yung mga pangalan, may mga pangalan. Mm. Sabi ko, yan ang maganda. Oh. Maganda performance. Eh ngayon, nag-off season yung, yun, yung mga bata nag-aaral. So ano bang plano ng team? Ang plano talaga ng ano, is baka takbo ng ronda. Kaya lang, siyempre, wala yung ronda. Next year pa yung ronda eh. Ewan ko kung meron. Sana meron na for next year. Oo. Eh ngayon, nung pinaghahandaan, wala namang gano'n. Mga ano-ano lang dyan. Eh sakto, nagkasakit pa ako ito ngayong December. Ngayon pa lang uli ako lumalabas. Oh. Buti nga, pumunta ka na ngayon. Oh. pero pagaling pa lang ako ngayon. Oo nga, coach. Kaya nakakausap niyo ako. Pero coach, kung may gusto kang balikan dun sa dati mong buhay, nung karira days mo nung Malboro, kung meron kang gusto i-correct pa nga, naisip mo ngayon na, ana, ginagawa ko, ano yun? Anong bagay? O nagawa ko na lahat? Nagawa ko na lahat sa ano, kasi every year, wala na akong hinangad pa na ano. Kasi every year, every time na nagkakamali ako, kinukorek ko na kagad. Ah, okay, okay. Oh, hindi ko na siya, ayoko nang maulit pa yung pagkatalo ko nung nakaraang taon, tapos maulit pa uli. Kinukorek ko na siya uli kagad. Kaya lang, yun nga, kung hindi uukol, hindi bubukol eh. Kaya sabi ko, kahit anong ensayo ang gawin mo, kung hindi uukol, kasi yung aksidente, yung sakit, iyan naman, yung mga sakit, mapiprevent mo yan sa pag-aalaga mo sa katawan mo. Pero yung aksidente, hindi. Tawag ng panahon yan eh. Kaya sabi ko sa akin, naibigay ko lahat, nabigay ko yung best. Kaya natuwa ako na nakalabang ko yung mga makikisig nung panahon namin. Yun lang. Yung ngayon, iba na eh. Kaya na, yung doon sa lahat ng mga nakalaban mong nagpapahirap din sa'yo at pinahirapan mo ko, anong mensahe mo sa kanila? Ang mensahe ko na lang sa kanila, ang cycling, isa lang naman talaga ang nananalo. Oo. Kahit sa mga kabataan ngayon, isa lang dapat ang tanim nila sa isipan nila at ang tanggapin nila. Matuturo silang tumanggap ng pagkatalo. Yeah. Yan ang pinaka-the best. Kasi kung hindi ka maano sa tatanggap ng pagkatalo, ay yan ang bangungot na hindi mawawala sa iyo. Oh. Kasi pero payo mo sa kanila po para lumakas sa bike sa mga young generation ngayon. Lalo na sa ngayon, natutuwa ako katulad mo, si Akib, nakikita ko yung mga Facebook, mga vlog, yung mga iba pang mga vlogger na pinopost nila yung every race ng mga kabataan. Nakakatuwa. Pero ang may bibigay ko lang payo dun sa mga kabataan na kung nangangarap silang magkaroon ng pangalan at makilala, hindi lahat ng karera huwag niyong laruan. Paghandaan niyo muna bago niyo laruan. Pero bilang isang professional na sasama ang loob mo na nag-insayo ka, na natalo ka. Kasi nag-insayo ka eh. Pero hindi ka nag-insayo, natalo ka, nakipag-away ka pa, lalong yun ang masama. Oo, kasi ikaw nga, isa lang lagi talaga ang nananalo. Yung mga organizer, lahat yan, nagpapakarera lang yan is for fun. Para magkaroon ng karera yung mga, kasi ang hirap ng race ngayon eh, ang hirap ng venue, ang hirap ng sponsorship, di ba? Ang hirap kumuha. Kaya dapat yung mga manlalaro is makisama din dun sa organizer. Maging ma-disiplina din sila, lalo na sa daan para maiwasan yung daan, yung mga aksidente. At yung mga away-away, yung mga issue, yung mga ano, tanggapin nyo lang yan. Kasi lahat yan is pagsubok. Katulad nung pinagdaanan namin, nung kami naglalaro. Katulad ng ginagawa kong laro, sinasaywar ko yung ngayon, kaya lang, napipikon sila. Kahit sa karera ngayon,
pag tinalo nyo yung isang superstar o isang sikat na hindi nyo inaakala, napakasakit sa damdamin nila yan. At higit sa lahat, napakahirap mag-maintain ng isang superstar kung paano mo alagaan ang iyong pangalan. Paano kagalangin ng lahat ng tao na nakakilala sa'yo. At ang hindi pa nakakilala sa'yo, na makikilala ka. Dadami-dadami yan. Kaya sabi ko nga doon sa mga superstar, katulad na minsan may tumawag sa akin. Kaya lahat ng laro, huwag niyong laruan. Pangalagaan ninyo ang iyong pangalan. Ang pinaghirapan niyo yan, hindi yan kinuha niyo lang ng isang araw o naman. Napakatagal. Ang tagal niyong pinundar yan. Kaya alagaan. Alagaan nila dapat. Kaya ang isang pinakaano, sa tagal mong pinaghirapan, idadown ka lang ng isang tao ng saglit lang. Kahit tama man yan o mali, pagka natanggap yan ng tao, hindi mo na makukurik. Kaya yan ang pag-alagaan ninyo na huwag mangyari sa inyo. Yung mga sponsor ko, yung mga pinanggalingan ko, si nag-alaga na hindi nagsawa sa akin noon. Hanggang ngayon, kaya lang talaga, nag-give up na ako. Si Rose Chua ng Ryan Bike Shop. Yan yung nag-alaga sa akin nung unang-una. Kasi nung nag-resign sana ako sa company ng LPGMA, sa kanya ako bumalik. Kaya lang, pandemic . Kaya hindi nag-material. Kaya bumalik na lang ulit sa bahay. Tapos si American BB, si Eric C. Ang turing sa akin eh, hindi lang isang parang player niya. Para kami magkapatid. Talaga hindi ako pinababayaan. Si Philip Antuaco. Ayan. Tapos si Bong Bernal ng assistant ni Congressman Arnel Pino ng LPGMA. Tapos yung ngayon, ang club ko na sinasamahan yung SLT South Lane team na dito sa may Nuvali. Maraming salamat din sa kanila sa yung paggalang na ibinibigay din sa akin. Okay. At binabati ko rin yung mga original kong mga kasamahan na yung pinanggalingan ko simula sa pinakababa. Yung cultural cycling club. Kaya wala na ngayon yung cultural . Yung kasamahan ko sa PACO, sa PICC. Ngayon, nakikita kami ni George Roy. Kayo na lang po ang bahala magpuno kung hindi kami nakikita-kita. Napakatagal na ng panahon. Minsan ko lang naman madalaw sila sa C6 pero hindi ganun kadali, no? Kasi siyempre malayo na rin naman ako sa lugar. Pero sana maintindihan nila ako. Hindi ko rin naman sila nakalimutan. Si Techi, no? Yung mga si paring Nabor. No? Yan, yung mga tumutulong sa amin nung panahon namin na walang-wala kami. Ikakain na lang nila, isusuport pa sa amin. Maraming-maraming salamat si Biner. No? Maraming-maraming salamat. At narating ko yung pangarap namin ni paring Henry sa Balmes sa mga suporta ng mga executive sa PICC. Maraming-maraming salamat sa inyong lahat. At yung isa ko pa pong grupo ng panahon namin ng executive at professional cycling, yung American Vinyl. Maraming salamat po kay Boss Eric C. At naitangkilik namin yung American Vinyl. Ngayon, meron pa rin pong executive na kasamahan. Nakasama pa rin po ako doon sa executive. Kaya lang hindi na ako ganong active dahil hindi naman ako ganong dumadayo na sa Maynila. Binabati ko po ang grupo ko po, American Vinyl. Sir Eric. And then, happy birthday. Malapit nang dumating yung birthday. Oo na, happy birthday na naman yun. Ano na lang, Kohei Pachoy. doon sa American Vinyl, yung grupo. Okay, tapos yun ngayon, may dinevelop ulit akong bago na ito, itong Direyna. At nakakatawa,
ilang buwan pala, almost 3 months ko pa lang silang hinawakan noon, nag-boom kagad eh. Nagpakilala kagad yung mga bata, kaya nakakatuwa. Kaya lang, sabi ko nga doon sa mga bata, huwag niyong sayangin yung pangalan na ipinundar niyo ngayon, kahit konti pa lang, nakilala kayo kagad. Pero ang pinapayo ko sa kanila lagi, ang pagkabaksak niyo is kapag pagkabaksak ko din. Dahil alam ng tao na ako ang nagpupus sa kanila. Kaya yung paggalang, dapat maintain lang para respetuhin. Katulad ni Boss Iggy, maraming salamat sa pagkalinga nila uli sa akin. Yung nailalabas ko uli yung share, yung knowledge ko na ituturo ko sa mga bata. At nakikita ko naman yung performance, talagang bumibigay. Lumalabas yung kaanuhan ng mga bata. Yun ang natutuwa. At higit sa lahat, nag-aaral pa sila. Ngayon, pagka, yan, tulad ngayon, off-season, nag-aaral. Sabi ko sa kanila, tapusin niyo yung pag-aaral ninyo. Dahil kita niyo, on and off yung cycling. Wala. Pero yung pag-aaral na yan, yung kalaman na yan, pag natapos niya yan, hindi na yan. Nakaano na yan sa inyo. At sa mga iba ko pang sponsor yun, si Sir Medina, kung sana mapanood ni Sir Medina, na-stroke si Sir Medina, yung ano ko. Yan yung mentor ko. Mentor ko siya sa mental and physical. Ano. Magaling yan. Ano yan? Consultant ni Ayala. Yan yung nagtuturo sa akin sa mga, siyempre, kung nga paano ako makipag-usap, kung makipag-talamuha sa tao. Yun ang ano ni Sir Medina. Sa iba naman, pasensya na, doon kay Rose Chua nung tryon na hindi ako nakabalik sa kanya. Sorry na lang. pero naintindihan naman ako noon ng boss kong yun. Maunawain yun. Simula sa pool, yun talaga yung ano ko. At sa mga iba pang mga katropa ko, shoutout na lang sa kanila. At sa mga lahat ng nangangarap pa, nakikita ko naman, ang daming usbong na talagang pausbong. Ang good performance, o pagkapanalo ng isang laro, hindi yan nakukuha ng panandalian, lahat yan pinaghihirapan. Hindi yan nakukuha sa short training o anuman, lahat yan pinaghahandaan. Para mag-training muna para bago lumaban. Hindi yung porkit natuto kayo mag-bike ko, ano, maglaro na kayo, gusto yung manalo na kagad. Hindi ganun yun. Sa mga nag-i-sponsor pa, sa mga ibang team, nakakatuwa at marami siya pang nahihikayat na tumulong sa mga kabataan na may hilig. Tuloy nyo lang po. Sana, pero wag naman po sanang bigay ura-urada. Pag-aralan din yung mga bata dahil yung mga bata ngayon, akala nila ganun lang kadali. Hindi po pinupulot yung pera. Hindi rin pinupulot yung mythical, mental and physical fitness yung ano sa katawan mo na ibibigay sa iyo ng sponsor mo. Lahat yan, pinaghirapan at pinag-aaralan para maging mahubog ka ng tama na isang athlete. Sana magkaroon ng aral sa lahat. Maraming salamat. Thank you, Coach. Paano mga kakida? Si Kanan Bay, ang bola ng bike addict. Nagpasalamat kay Coach. Maraming salamat. Maraming salamat din po sa, at sa lahat po na makakapanood ng vlog na ito. Maraming salamat sa inyo. Ayun, so sa aking mga kasama. Ito, laga. Pre, ito yung mga tropa. Ayan. Tiyan mo, kuya. Ayos ba, kuya? Ayan. So, paano? Dito na nagtatapos yung pre. Ano bang unga pala pre? Singit lang. Wala, nabanggit niya na eh. Kahit yun ka manungin eh. Ayos na lang kasi siyempre na tuloy natin ang interview. Kwentuhan lang. So paano? So si Kanan Bay at ang bulahanong bike addict, kung samantalang magpaalam tayo, sabi, ang Diyos ay mabuti. So, God be the glory. Okay, bye-bye! Bye-bye. Ano ko, yapatay na ano natin yung camera. Kasi pag-inatay mo na yung camera natin, kuya. Galing. Kuya, ako na ako sa ano, hindi lang kuya.
No, pino po. Ay, ano ba yan? Sabi mo ba yan? Sabi mo ba yan? Sabi mo? Nakakaw. Pag hindi na sa camera, kaya upo daw dahil makikita yung pag nanakaw. Kaya, papapunta. Asan na yung kuya? Ano mo nga yun?